So, what is up mga idol? This is Agent 27 Rider, nagbabalik na naman para sa panibagong vlog for today. So, our topic for today mga idol is for our basic road markings. Yun yung topic natin ngayon for today. So, pag-aaralan natin yung mga road markings na nakikita sa kalye kadalasan, lalong-lalo na dito sa EDSA o kahit saan ng kalye o kalsada na kailangan natin malaman. So, start na tayo. Bago ang lahat pala, shout out nga pala sa lahat ng mga kapwa natin na riders. Mga riders sa kalye, sa kalsada. Shout out po sa inyo. Salute, salute po. Lalong-lalo na yung mga delivery riders natin. Mga motorcycle enthusiast. Mga commuters. Yan. So, mas mainam mga idol sa EDSA tayo kasi doon yung pinaka sikat na kalye dito sa Metro Manila. So, doon natin doon tayo mag-umpisa sa topic natin sa regarding sa basic road markings. Double Dragon. Naka green. Ouch. Naka green na idol, pwede. Putang ina, ginagawa mo. So, umpisa na natin mga idol yung nakikita yung white broken line. So, pinapakita niya na sign is nasa multi-lane highway tayo. So, multi-lane highway, maraming linya, maraming lane. So, ang ibig sabihin nito, yung broken lane, pwedeng gumiya yung mga driver, pwedeng mag-change lane, pwedeng mag-overtake pagka ganito, pagka broken lane. Kaya siya broken. Broken white lane. So, kahit ganun, pero kahit ganun ang ibig sabihin nun, ay hindi ka na pwedeng maging, dapat maging alerto ka pag ganyan yung kalsada, pagka broken lane siya. Kasi nga yung mga sasakyan nag-iiba-iba ng direksyon. Nagpapalit-palit sila ng lane. Kaya maging alerto pa rin tayo pag ganito yung linya. Kahit sabihin mong broken lane siya. Itong nakikita natin na to. So yung sa left side natin, yung solid na yellow line na yon is ibig sabihin nun lane yun ng bus lane. Bus lane yun yung sa kaliwa natin, yung pinakadulo ng kaliwa. So yung solid na yellow lane.
pag sa EDSA kayo nadaan, ganito kailangan maging aware tayo sa kalye, sa kalsada, kasi kahit anong klaseng sasakyan dito dumadaan. So sa kanan naman natin mga idol, yung pinakadulo, yung may green na pintura, is bike lane po yun, bike lane. So yun, si kuya dumaan dun sa bus lane, no? Hindi dapat natin sanayin yung ganun, yung bus lane. Humahalo tayo dun sa bus lane kasi for bus territory yun ng mga bus yung ano na yan, lane na yan. So dapat wag nating sanayin, lalong lalo na pag riders tayo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ay, utang ina mo, hindi mo din kailangan makipagkarera dito. Kailangan mo ng presence of mind para maging safe yung biyahe mo. So, pwede kang magpatakbo ng mabilis pagka alam mong okay. Pagka alam mong maluwag. Tulad nito. Yung broken na blue line naman na ito mga idol, motorcycle lane to, pero ginagamit na rin ng ibang mga sasakyan. Pwede naman siya, pwede naman siyang gamitin ng ibang sasakyan. So ito, nasa multi lane tayo. Papasok tayo sa tunnel, Ayala tunnel. Ang dilim! Ingat lang dito mga idol pagka ganitong tunnel. Madilim talaga. Ayala tunnel! So labas na natin ito sa may yung wing papuntang Makiling. Sa EDSA talaga, hindi mo maiwasan yung malubak eh. Ayala, Ayala Highway. So ito mga idol, yung dinadaan natin na solid yellow line na may mix na broken line. So ibig sabihin nun, pwedeng gamitin din na yung lane na yon
ng mga ibang sasakyan, hindi lang siya sa bus. Pwede naman siyang gamitin ng ibang sasakyan. So, ingat-ingat lang, alerto lang, kasi yun is teritoryo pa rin ng bus lane talaga yun. Yung ganyang solid yellow line. Ingat-ingat lang sa mga lubak. Kasi hindi natin masabi kung malalim o mababa yung lubak. Baliktanaw mga idol, dati sumasakay din ako niyan sa MRT. Dati. Pero nung nagkamotor na ako, palagala na. Palagala na yung lolo nyo. So may makikita nyo mga idol yung mga may barrier na yun. Bus carousel ang tawag doon. Bus carousel. So yun yung lane talaga designated para sa bus. Diyan dumadaan yung mga bus natin na bumabiyahe pa EDSA. Monumento hanggang din sa MOA. So yung dulo naman yan ay mga idol yung mga yung pinakadulong lane, white diagonal line na yon is yun yung nagpapakita na yung dulo ng ano linya hindi nasakop ng actual na kalsada. So dapat hindi na inuukupahan ng mga sasakyan yon, especially motor. Yung pinakadulong nasa kanan natin na diagonal white line. Chill lang, chill. Okay lang na hindi tayo mabilis. At least safe tayo, safety. Safety tayo sa pagmamaneho. Papasok na naman tayo sa may Ortigas Tunnel. Dito, makikita. Ito mga idol. Papaliwanag ko to. Itong solid white line na to. Solid white line na may halong blue. Pinapahiwatig niyan is didi-divide niya yung isang dalawang lane. So solid yan, solid. Hindi ka pwedeng mag-overtake, lalong-lalo na kung may kasalubong o ganitong congested yung traffic. Pwede naman pag maluwag yung kalye, yung kalsada, pwede nga mag-overtake yan. Maging alert ka lang kasi nga solid nga siya, solid na white line. Na may mahihalong broken white line at blue. So ibig sabihin kasi nung blue, motorcycle lane yun. Dapat dun dumaan yung mga nakamotor tulad natin. EDSA Carousel Bus lane. So itong lane na dinadaanan natin, ito talaga yung lane natin, motorcycle lane. Kasi may blue broken line siya na markings. SMDC motorcycle lane tayo para sure walang sabit.
Yan, solid. Ibig sabihin yan, solid. Hindi dinidisiplina yan nung linya na yan yung driver na huwag mag-overtake yung ganyang lane. Kasi solid siya. Pwera na lang kung maluwag. Walang kasalubong, walang nasa likod mong mabilis na sasakyan, pwedeng-pwede kang mag-overtake. Pero kung ganito, medyo may mga kasabayan ka, lalo na sa likod at mabilis, huwag mo nang tangkain. Nasa tamang lane tayo, motorcycle lane tayo. Chill lang, oh. Tulad namin ni Kuya o yung nasa unahan, oh. Ganito lang yung dapat. Kailangan maingat. Santolan. Santolan na tayo, mga idol. Santolan Highway. Dagdag kalaman lang, mga idol, oh. Yung mga ganyang kalaking mga truck, mga bus truck, tinwheeler na truck, iwasan na natin pag rider tayo. Mas maganda, distansya ka masyado dyan. Pauna, dalawa lang yan, paunahin mo o unahan mo o umiwas ka. Kasi malaki yan, eh. Kumbaga ano lang tayo, langgam lang tayo kumpara sa kanya sa ganung sasakyan. Kaya mas maganda iwasan natin yung mga ganung kalaki, especially yung mga tin wheeler, yung mga container truck. Yun, iwas tayo dun. Ganito lang, oh, yung pagmamaneho sa EDSA. Tulad namin ni Kuya, oh, yung nasa unahan, chill lang. Huwag masyadong magpatulin, magpatakbo. Mas maganda yung sure. Ito naman yung yellow mix. May yellow line na may mix na broken. Yan. Ibig sabihin yan, bus lane. Yung nasa kaliwa natin yung bus lane yan. Hindi mo pwedeng... hindi ka pwedeng pumuntan pag nakamotor ka dyan or kahit mga 4 wheels, kasi teritoryo yan ng bus. Kaya siya yellow lane or ano lang, lane lang para sa bus. Kubaw na tayo, mga idol, kubaw. Wow! Laki ng screen, oh. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. City. Kubaw, Quezon City. Ah, daming lubak dito. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Solid line na yan. Iwasan yung mag-overtake dyan. Kasi nga dinidisiplina niya yung pinapakita niya yung dalawang daloy ng trapiko. Dinidisiplina niya yung driver na dapat dito ka lang sa lane na to. Hindi ka pwedeng mag-overtake. Yan, no? Fast lane. Ay, putang ina mo, ginagawa mo!
additional lang mga idol. Sa pagdadrive kasi, lalong-lalo na sa motor, kailangan mo talaga ng matinding disiplina. Kahit sabihin mong maliit lang yung motor mo, maliit man o malaki yan na motor, kailangan disiplinado ka. Alam mo yung rules, batas trapiko, yung mga markings sa kalsada, mga signage, dapat pag-aralan natin pag riders, mga mahal nating riders. Lalong-lalo na yung mga talagang ano, ang hanap buhay sa motor talaga. So kailangan pag-aralan natin yung mga signages, markings sa kalsada para iwas aksidente tayo in the future. Kanan tayo dito ni Pak Humar. Slow down lang, slow down. Pag nag-change ng lane, slow down lang tayo. Kubaw na tayo, kubaw. Ito naman yung yellow line na may mix divider na yan. Pinapahiwatig yan na yung maliit na kalye ay pwedeng humalo sa malaking kalye sa main road. Pwede siyang humalo. Yan oh. Yung maliit na kalye hahalo sa pinaka main road sa mismong highway. Kaya pinapakita niya na yung ano na yan, markings, nag-i-intercept sa maliit na kalye papuntang main road. Yun yung ibig sabihin no, nung double mix divider na yan, double mix lane na divider na to. Yan o, marami ini-intercept nyo yung dalawang kalye papunta sa maliit, papunta sa malaking main highway. Ito naman mga idol, yung ito naman makikita nyo marami to, yung zebra line markings yan. Hindi mo lang yan na makikita, yung iba mararamdaman mo yan pag dinaanan mo. Let's go. So yan mga idol, yung nasa kanan natin, bike lane yan, yung may mga plastic barrier na kulay orange. Ibig sabihin yan, bike lane. Ito naman, ito yung dinadaanan natin for motorcycle. So ang ibig sabihin no, itong stripes na to, white stripes na to, ito, isi-slow down, mag-slow down lang, mag-slow down pagka dumaan ka dyan. Yan yung sinasabing pag dinadaanan mo yung may rumble stripes, ibig sabihin kasi nun mag-slow down ka. Yan na yung may rumble stripes siya. Mag-slow down ka lang dapat. No left turn. Dito tayo kakaliwa. Nag-drive
Santa Mesa. So yun lang siguro may i-share ko sa inyo na knowledge ko mga idol regarding sa basic marking sa kalsada sa kalye. So shout out nga pala sa mga family ko sa Pangasinan, yung Rayos family, Bueno family, Nilo family, ano pa ba? Tapos yung mga friends ko dyan sa ano, sa Pangasinan din. Shout out po sa inyo. Yung mga ano natin, kapwa natin writer, shout out. Lahat, saludo po ako sa inyo. Yung mga, lalong-lalo na yung mga frontliners natin na riders ngayon, yung mga delivery riders, lahat. Saludo po ako sa inyo. Isa kayong bayani. So ride safe lagi mga idol, kapwa ko mga riders, lahat ng riders, big bike, mga riders enthusiast, mga bikers na rin, shout out kasi nagbabike din ako, mahilig din akong magbike, shout out po sa inyo mga bikers. So yun lang siguro for today's vlog natin. Yun lang yung ma-share ko sa ngayon. So stay safe lang, keep safe sa atin at nasa pandemic pa tayo. So kita-kits ulit natin sa next vlog ko mga idol. So peace out. Peace.